sa inyong lahat. Muli ako si Jason Asuncion and today may bago na naman tayong i-unbox. walang kamatayan delivery from Lazada. Okay? Ito'y para review na rin doon sa mga item na binibili natin. No? Yun ang pinakamagandang protection natin bilang mga buyer is malaman natin o masigurado natin na yung pinagbibilihan natin is at least quality or nakukuha natin yung worth ng pera na binabayad natin. So, for this episode, ito, i-unbox natin. Ito'y mga Korean products. Hindi siya skin products. Ito yung mga ginagamit sa Samgyupsal. Okay, meron dito sa box na to ay red bean paste, 1 kilo, red pepper flakes. Okay. Wala na lagi kung ilang kilo. For kimchi, ayun, 1 kilo rin. Red pepper flakes, for kimchi, 1 kilo. At red hot pepper chili paste, 1 kilo rin. So, yun ang item nito. Pero bago ang lahat, bago natin simulan, huwag kalilimutang mag-like sa aking YouTube channel. Subscribe na rin po. Comment po kung may mga ko-comment at paki-share. And again, usan natin to. So, nahili kasi kaming mag-samgyupsal sa bahay. Bumibili na lang kami ng mga gulay at saka karne. So, para tinatil namin, bumibili kami ng mga ganito. Super mura lang to, no? So, tatlong item na to, ang binayad ko ay yung declared value niya. Ay, kung napansin ko, yung mga bibili ko dati para wala ganito. Ang declared value niya, guys, is 861. 1 kilo na red bean paste, 1 kilo na red pepper flakes, at saka 1 kilo na red pepper chili paste. So, tatlong item na tagi 1 kilo, ang total value niya is 861. Ang delivery ko ay 100 kasi yung total price niya is 961. So, not bad na. Pag nagbumili ka sa labas kasi, yung price may medyo mas mataas pala sa 1 kilo. Okay? Ang mga iniingat-ingatan lang natin pag bumibili tayo ng mga ganito, yung mga refill. Minsan kasi, kaya mura sila, yung box, mismo nilalagyan, yung container, nire-refillan lang nila. Iba yun dun sa nabili mo mismo yung nabili mo siya kasama yung container na may laman galing sa Korea. Halimbawa, CJ galing sa Korea to. Okay, so ito yung isa sa mga pinaka, hindi man siya yung pinaka, isa sa mga pinaka magandang brand pagdating sa mga chili paste, red bean chili paste, saka sa red pepper flakes. No? Red pepper flakes, sinagamit natin sa paggawa ng kimchi, kahit yung red pepper chili paste. Okay? Yung red bean, masarap siya sa Samgyupsal. Okay? So, yun. So, yun yung mga quality na hinahanap natin. Unang-una, hindi siya dapat refill. Paano malaman na hindi refill? So, unang-una, pag binuksan mo, dapat intact pa siya. Okay? Hindi pa nabubuksan yung... Normally, may papel dun na parang ikukul mong ganun, no? So, yun. Kailangan hindi pa nagalaw yun. And, buksan na natin siya. Without further ado. Okay? Ito lang, papansin mo may mga parang trend na ngayon, no? Ang trend na ngayon is tututo na yung mga tao kumain ng gulay or yes, tututo na kumain ng gulay, natututo na nga yung mga diet-diet, no? Mga no-carbs diet o ganyan, no? So, kaya rin nauso itong mga Korean. Para sa akin, tingin ko isa sa mariso ngayon, kaya nauso yung mga Korean food. Kasi, yung normally, mga Korean food na tinintroduce sa Pilipinas is healthy sila. Samgyupsal, healthy, di ba? Pa ba mga Korean food na tinintroduce sa Pilipinas? Parang dami ka naman alam, no? Pagpunta kayo sana sa Itolokin ng Korean fast food, no? Korean fast food, yung fast food na Samgyupsal, yun na yun, no? Korean restaurant. Korean restaurant, yun. So, pag pumunta kayo, di ba, makikita nyo naman na normally yung mga healthy foods yung kinakain or nilalabas nila or tinitinda nila. Ang hirap maghanap ng salita. So, yun, kaya feeling ko kaya sumikat yung mga ganitong klaseng items. So, sino ba kumakain ng kimchi?
dati ayaw pa ng kimchi. Hindi naman sa ayaw na ayaw. Noong una kong kain, ayaw ko talaga. Parang, acquired taste, sabi nga nila. Pero nung tumagal, lahat kami sa bahay na-enjoy namin. Kahit yung mga anak ko na bihirang kumain ng gulay, pag kimchi, kumakain sila. So, medyo mahal lang kimchi. Buti na lang, misis ko magaling magluto. So, siya yung gumagawa. Kaya umu-order kami ng ganito. Maligong pasalag, sa Samgyupsal kami. Okay? Buksan ko na, ha? So, yun. Yun yung mga reason namin kaya bumibili kami ng ganito. Madali na naman magluto o gumawa ng kimchi, guys. Sobrang dali lang. Kailangan mo lang talaga ng magandang item. Hindi pwedeng kung ano-ano item lang yung bibili mo kasi hindi mag-Samgyupsal yun. Okay, yun. Nahin natin yung unang-una ko nakikita. Yung red chili flakes. Okay, good. 1 kilo. Tingin. Okay, 1 kilo siya. Yan. CJ ba siya? Parang hindi CJ ah. Siyempre yung... Sabi niya doon sa CJ. Yan lang ah. Oops. Basa. Ah, hindi naman pala. So, yung flakes, Sempio siya, hindi siya CJ. Okay, Sempio. Tama yung brand name, tama yung bigat, 1 kilo. Okay, sarap nito guys. Sarap nito sa kimchi. Trust me. Sarap niya. So far, so good. Okay. Sealable. Okay, hindi pa naman nagagalaw. And, itake galing talaga sa Korea. No? Imported from Korea. Cool. Okay, next item. Ang galing oh. Binax nila kasi yung container ito, plastic, pwedeng madurog. Magaling yung nag-pack nito. Sa seller, guys, kudos, galing. Wow! Tignan mo yun, yung box pa rin na, naka-bubble wrap na. Then ito, lagyan nyo ng packaging na ganito, ng tawag dito? Karton. Karton. Tapos meron yung karton, meron pang bubble wrap. Sabi natin ito. Charan! Okay, buksan natin. Ito yung red bean. Red bean paste. Okay, sarap to. Ang kaibahan niya para sa akin, medyo maalat-alat to ng konti kung kukumpara mo sa red chili paste. Pero yung anghang, okay naman. Pero yun, yun yung para sa akin na ano niya. May konting linamdam siya na hindi lang puro anghang. Ingat sa paggamit ng mga cutter, guys. Masugat kayo. Okay? Ewan ko, sabi na lahat ng nalalaka may sugat dito. Kali mga matanda na. Yun, nakaka-cutter yun, guys. Ako, ilang beses na ako nakaka-cutter sa daliri. Ay, hindi nakaka-cutter yung ginagamit ko. Kasi, pag nasugat ako, at least hindi nakaka-cutter. Okay, ito yung red bean paste. Red bean paste. Okay, 1 kilo. Okay, 1 kilo. Good job. Kung nagkakamali, nasa ano to? 200 something? 260 something? Mura na siya, guys. Kasi pag pumunta ka sa department store, kung nagkakamali, mga nasa 300 to 400 yung 1 kilo. Tandaan nyo, tatlong item ang binili ko, 861 lang. So, I'm sure ako na hindi, walang lalagpas sa tatlong to sa 300. Diba? So, nasa 200 something lang to. And, tingnan natin kung refill o hindi. Yung isa sa mga pinamahalaga. CJ ba siya? CJ. Okay, CJ siya. Yan yung isa, yun yung brand name, no? And, uy. Okay, kita niya medyo may, nabuksan siya. Refill ba siya? Ng tanong to. Kasi, okay. Parang refill siya. Kita nyo yan? Harap. Kaya nakita nyo yan? Pagkabukas ko, dapat to nakasil pa to, guys. Itong parting to hindi na nakasil. Okay? Ngayon, sige, ganap tayo ng paliwanag. Binali sa kakaalog na buksan. Nagtaka naman ako, bakit dito lang nakabukas? Sa side na to. Okay, mukhang refill to.
kanirefill siya. So, ito, kung mga lalagyan nila, para sa akin kasi, anong kaiba nung refill sa hindi? Para sa akin, pag-refill kasi, mas maiksi ang shelf life niya. Di ba, mahal? Refill to, oh. Sure ako, refill to. Refill to. Seller, paliwanag mo to. Refill siya. Although mura siya, sa price, wala akong problema sa price niya. Pero refill to. I'm sure refill to. Ganda na pagkabukas pa, oh. Di ba? Kasi, kabibili na namin last week, eh. Eh, alam ko, kabibili na namin last week, hirap na hirap kayong buksan. And, kung naman nakakamay, same seller rin yun, no? Pero to, refill to. Sure ako. Okay. So, yun yung may titignan nyo, guys, pag bumibili kayo ng ganito. Alam ko, parang kalokohan minsan, review ka ng ganitong item. Pero yun, parang malaman mo kung ano yung quality nung nabibili mo. And guess what? Yan, malalaman ng seller yan. It's either may message ko siya or may message niya ako. Okay, next. Ito yung red chili paste. Okay. Tingin ko na makakain pa naman yan. Uy, hindi lang ako. Makakain pa naman siya. Wala akong problema sa makakain. Kung makakain, no. Yung nga lang yun. Yung shelf life, nabuksan eh. Di ba? Tingin ko mas... Hindi na ako maniniwala kung may mababasa ako dito na. Ba, mababasa ko dito. Nakalagay dito expiration date niya. Sabihin natin, 2022. Hindi na ako maniniwala doon. Bakit? Kasi refill siya eh. Malay ko ba kung yung refill, ang expiration date niya is 2021 lang. Diba? Yun yung mga kailangan yung makita na angulo. Okay? Kaya iba, ginarte ka, refill siya rin naman yun. Hindi yun yun. Yung shelf life, no? Di mo ngayon alam kung kailan shelf life nito. Yung refill niya, mamaya nilagay 2000 September, next month na pala, expired na. Hindi mo alam. Kung aasa ka lang dito sa nakasulat dito. Okay? Okay, red chili paste. Nagyan natin. Bukas. Okay. Ito guys, ang tama. Yan siya. Okay, ganyan natin. Pakakita nyo. Okay, kita nyo, walang spill. Ang tapon. Ito ang tama. Hihirap tanggalin to, totoo lang. Yan, tama. Okay. Ito yung dapat. So, ito, sigurado ako na kung may mababasa man ako dito na expiration date, sigurado ako na yun yung expiration date niya. Bakit? Kasi sealed siya. Okay? So, yun yung kailangan tignan. So, medyo question tayo dito. Ha? Seller. Usap tayo dyan. Weight, 1 kilo. Okay naman yung 1 kilo. Yung nga na talaga. Sure ako, refill to. Yun po kasi mga, ano, mga, maririnig mo talaga pag bumibili ka ng mga ganito, nasabi na bakit yung iba mura kasi do refill. Yun yung kailangan nyo tignan. And kung sasabihin natin ito na dahil sa delivery, nabubugbog, eh, tingin ko dapat nabasag na muna ito bago natanggal itong pagkakasil niyan. Okay? So, yun. So, okay. Review. Siyempre, kailangan natin mag-review. Review natin. Price-wise, totoo lang mura sila. Isa sa mga pinakamura, kundi man yung pinakamura pagdating sa Lazada. So, sa price, okay ako. Pero yung sa quality ng product, tingin ko, bibigay ko sana sa quality ng product. Kung isa-isahin ko, syempre, 5 ako dito. Dito, 5 ako, syempre. Wala na akong masabi dyan. Product and price, 5 ako dyan. Dito, sabihin ko, 2.5. Overall, ang nasa isip ko na rating ko sa kanila is 3.5. Parang di pa nga ako convinced. Parang 3 lang ang gusto kong ibigay. 3 or 3.5, yun ang nasa isip ko. Kasi nga, dahil dito sa problema ko. Pero, eto, dalawa okay to. Okay? So, yung ingatan nyo, pag nagpapadelivery kailan na pagbultuhan, minsan, may nasisingit na problema. Okay? So, maganda maghanap kayo ng mga seller talaga na mapagkakatiwalaan nyo. Okay? Based on the reviews. Kaya mayroon tayong mga unboxing na tulad nito. Ayun. Sana mayroon kayong nakita, natutunan pagdating sa mga pagbili ng mga online items. Gaya ng mga food stops, iba pang mga items. Huwag kakalimutan ulit na mag-subscribe sa aking YouTube channel. And kita-kita tayo sa next video.
paalam.